kapangyarihan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, naminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito ay magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong iyon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel na may natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon, "Samuel, Samuel." "Po," sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Anak, mahiga ka na uli." Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinawag ninyo ako." Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod." At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel,
Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkatotoo ang lahat ng sinabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain at mga hayop na handog handang susunogin, hindi mo naibig sa damba na dalhin upang yaong sila'y iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin, iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtibon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Tumayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Sumahin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad sinabi ni ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan nito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at pinalayas siya
nagpalayas siya ng mga demonyo, hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang napuok at nananalangin. Hinahanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Kung titignan po natin yung tawag po natin sa kapistahan na hindi na ho traslasyon, kundi ang tawag po natin ay Nazareno. At kasama ho sa Nazareno, sa pagdiriwang ng kapistahan ng Nazareno, parte po ang traslasyon. Kaya kung titignan po ninyo sa may likod, sa ilalim po na pangalan ng Nazareno 2024, nandoon po yung debosyon, traslasyon, misyon. Natapos na po yung debosyon. Nakabalik na po ang traslasyon. Yung debosyon natin sa mga nobinaryo, sa mga misa, sa pahalik. Ngayon po, ang debosyon natin at ang traslasyon ay mas magkakakulay at magkakaroon ng bunga kung tayo ay yayakap na ngayon tungo sa misyon. Yung debosyon natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ay sana'y magdala sa atin at lalago pa kung yayakap na tayo ng misyon. At ano yung misyon natin bawat mga bilang mga Kristiyano? Ano yung tawag sa atin? Na yung ating napagnilayan, yung ating pinagdiwang ay maging parte ng ating buhay. Lagi nating pinapaalala nung habang tayo ay nagninilay nung sa piyesta ay ibig nating makita si Jesus. At yun yung unang nais natin, makita si Jesus. Makita si Jesus sa pagdiriwang natin ng debosyon natin, sa nobinaryo, sa mga pagdarasal, umipila ng mahabang oras para makalapit at makahalik sa imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero lahat ng ito ay ngayon tutungo na sa isang realidad na bilang mga deboto, hindi na pwedeng kung ano ka bago yung piyesta, ganun ka pa din ngayon. Kailangan yumayakap na tungo sa paglago ng buhay, pagbabago ng buhay. Doon po nakikita ang bunga ng lahat ng ating ginagawa. Na si Jesus na yung nakikita na sa buhay natin. Si Jesus na yung nakikita, hindi na yung sarili natin. Kaya maganda sa ating ebanghelyo na mapansin, nung ang biyanan ni Pedro ay pinagaling ni Jesus, hindi siya nanatiling nakahiga lang sa kama. Ano yung una niyang ginawa? Naglingkod agad. Agad niyang pinaglingkuran si Jesus. Kaya maganda rin sa atin, bilang mga deboto, at
tumanggap ng biyaya sa ating pagdiriwang ng Nazareno, tumayo din tayo at tumindig. Agad na maglingkod, agad na tumahak sa misyon, agad na ipakita na si Jesus sa ating buhay. At ito po yung hamon sa atin at tawag ng Diyos sa atin ngayon. Nakabalik na ang translasyon. Tapos na ang ating mga pagdiriwang. Ngayon, tumindig na tayo at lumakad kasama ang mahal na pong Jesus Nazareno tungo sa ating misyon na patuloy nating ipakita si Jesus sa iba, lalong-lalo na sa ating buhay. Kaya, nasasabihin nila, bakit parang bumabait ka na? Nagiging maunawain ka na? Nagiging mapagpasensyoso ka na? At pag-iisip sila, bakit kaya siya ganoon? Ang bait-bait na niya. Dahil niyakap na niya ang misyon. Dahil deboto siya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Dito tayo lalago. Dito tayo lalago sa ating pananampalataya. Dito tayo lalago sa ating debosyon kung yayakapin natin ang ating misyon. Amen. Minamahal ko mga kapatid, tulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo, dalangin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng may dalang hinagpis at paghihirap. Ang ating itugon, Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihikahos sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimighati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigangan. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yaong mga taong mabibigat ang mga pasanin, naway matagpuan ng Panginoon sa kanilang dinaranas ng mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Amang makapangyarihan, bantayan mo ang aming pamilya, iligtas at pangalagaan mo kami. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong
basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iniyong marapati ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iiwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay
at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayo mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at sa Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihiling namin kami pagbigyan pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkalubong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.